Hello po, Philippines. Hello world. I'm Mike. Magbibigay lang po ako ng komento regarding po sa gusto ipatupad po ni Senator Bato na death penalty. Sa tingin ko naman po, karapat-dapat lang po talaga na ipa-implement po yun, ano? Kasi nga sa panahon natin ngayon, yung kriminal ay hindi na po takot na kumitil ng buhay. Sa tingin ko, kung sasabihin na po ng buhay po yun at ipawal yung isigtas, walang-walat mangyayari. But sa tingin ko, sa opinion ko na lang naman po, iba-iba po tayo ng pananaw. And kung sa tingin niyo po, karapat-dapat na ibalik yung death penalty or hindi, i-comment niyo po sa baba para malaman po. And sa video na to, paparinig ko po sa inyo yung panayam ni Mike Enriquez at yun yun ni Senator Bato. Ngayon lang po to, so sariwang-sariwa pa na balita. Sa iyo, Mike, at sa ating mga tagapakinig, magandang umaga po. Opo, pakipaliwanag nyo nga, ito ba ang unang-unang nyong balak na hiyain na panukan ng batas o bill? Itong tungkol sa parusang kamatayan na ito at hindi lang yun, sakto eh. Oo, nabanggit nyo raw na firing squad ang gagamitin sa mga masasangkot sa droga. Pakipaliwanag ang Senador? Yes, Mike, yung akin is a death penalty para sa mga drug traffickers. Pero yung mode of execution, kung paano i-carry out yung death penalty na yan, is pag-uusapan pa yan sa Kongreso kung ano talaga ang dapat na mode of execution. Pero kung ako ang masusunod, gusto ko death by firing squad, public. Mm-hmm. Na public para marami makakita at para it will send the message to the drug traffickers na huwag lang gawin yan dito sa Pilipinas para matakot silang mag-traffic ng drugs dito sa atin. Public talaga para makita ng karamihan ng mga tao para hindi pamarisan. Oh, okay, so, ibig sabihin, gusto nyo manampol, mag-sample? Sample? Hindi lang sample, kundi takutin talaga yung mga traffickers na yan na ganito mangyayari sa inyo kapag mag-insist kayo mag-traffic ng drugs dito sa amin. Opo. Lilinawin lang po namin, Senador, ha? Parusang kamatayan para lang doon sa mga drug trafficker, hindi kasama yung ibang mga klase ng krimen. Gano ba yun? Pakilinaw yes lang po. Yes po, Mike. Dahil kung isama natin yung lahat ng mga heinous crimes, yan na naman tayo. Balik naman tayo sa dati na mahirapan naman tayo yung papalusot yung death penalty na yan. So sa akin naman is a hopefully installment basis. Unahin muna natin yung pinaka-urgent na one, na krimen. Kasi napansin natin ito eh. Kahit na gaano ka intense yung ating war on drugs, meron at meron pa rin druga na nagkakalat sa ating sambayanan. Mm-hmm. Ibig sabihin talaga, hindi sila na hindi natakot itong mga gahidor, itong mga trafficker ng druga dito sa atin. Apa. So, unahin mo natin ito. Pag ito eh, hopefully, nakikita ko, hindi ko naman talagang, I cannot dictate my, kung dito man sumabit sa Senado yung death penalty na yan, sa ngayon, hopefully, medyo marami na yung kakampi dito ngayon sa nakikita ko, hopefully, lulusot ito. At kapag ito ilulusot, suka muna, breaking it to them gently. Dandahan, pag makalusot na itong death trafficking, baka next isusunod natin, yung mga ibang heinous crimes na hanggang sa doon sa yung mga plunderer ni abutin yan. Pero dandahan lang muna, dito muna tayo para hindi tayo makaharap ng first fierce resistance from our colleagues. Pag ganun. Buti napanggit nyo yung resistance o yung pagtutol ng ilan sa mga kapwa nyo, Senator. Oh, sa palagay nyo ba, ano ang pag-asa na maipapasa ito sa Senado na makakakuha kayo ng suporta ng nakakarami o majority ng mga kabaro ninyo sa Senado para maging ganap na batas itong panukala nyo ito, Senador? Ano sa palagay nyo ang pag-asa na lulusot ito? More than 50%. Paano more than 50% yung aking talita. Paano nyo alam yan? Yung mga kakampi ko ngayon na
nakasabay ko na lumusot, most likely, tutulungan nila ako. Tutulungan nila ako. Okay. Most likely, ha? Opo. Hindi ko ina-assume talaga. Most likely. Then, most likely, nakikita ko. Okay. Senator, okay lang ba na aming ikangay i-presume na ito magiging unang-una na isasalang ninyo o iahain ninyo na panukala pag kayo ay ganap na senador na, pag naupo na kayo? Tama ba ito, senador? Yes, may kami kayo na pinapahanda kami ng Senate Secretary per instruction, instruction ng Senate President. Aba. Na maghanda kami ng 10 priority bills bago kami papasok. So may nahanda na kami ngayon at kaya number one yan sa aking priority bill. Kasi ang order of fund, ang order na pagsalang is by seniority. So yung 10 priority bills ng mga matatanda na senador, sunod naman itong mga 10 priority bills ng mga bata na senador at by order of ranking. So, yun daw. So, so nasa bandang huliyang kayo, kayo mga bagito, hindi naman kayo na matanda. Kayo mga bagito. Ganun ba yan? Ah, bagito kayo, sa Bisaya kasi bagito. Opo. Lagi. Pag luma, matanda. Oh, yan lagi. Yung ibig sabihin sa Bisaya. Lagi. Okay, bagito. Bagito. Mga bagito. So sa bandang, opo, sa bandang huli, sa bandang huli kayo? Oh, bandang huli kami. Sige po. In fairness, sa pagwawakas po ng panayam natin ngayong umaga, Senador, ito po ay kasama sa mga pinangako nyo nung kampanya? Very clear naman nung buong cabin period kasi given na kami ng 10 minutes sa speech every time nakala kami sa entablado, wala po akong nagawang matinong plataforma kundi yun lang, detay, yun lang palaging plataforma ko, wala mo ibang plataforma. Tika mo na, nung nakapanayam ko yun dito, walang time limit yun ha, Senador ha? Yung pag walang time limit, mailahad ko yung aking mga lahat ng gusto ko. Mm-hmm. Pero yung pagkasamahan ko, kahit na minutes lang, pilit na sinasaksak yung lahat ng kanilang gustong parang masolve nila yung lahat ng problema ng buong bansa. Mm-hmm. Yun yung ginagawa nila, pinipilit nila. Pero ako, pusat kasi kulang sa akin, yung 10 minutes, kakanta pa ako after ng aking detay nga, kanta pa ako. So, masure talaga yung 10 minutes ko. Apo. Sige po. Alam niyo, Senador, ito pong ginagawa namin to. Bago po kayo, na-contact namin yung isang kapwa niyo bagito, si Senador Tolentino, tungkol po naman sa pagtatatag ng Department of Water. Kayo naman po tungkol sa parusang bitay. Doon lang sa mga drug trafficker. Kasama po ito sa proseso ng pagsigil sa inyo, ng pagpapatupad ninyo ng mga pinangako ninyo ng kampanya, Senador. Natutuwa naman kami at sinagot niyo yung tawag namin at sinasagot niyo yung mga tanong namin ngayong umaga. Mike, pasensya ka na ako. Mas gusto ko talaga makaharap kita live dito sa station nyo. Opo. At baka sabihin mo, ini-snap nila po kasi na doon ako. Hindi po. Gusto ko talaga pumunta dyan at masaya ako pag nakaharap kayo. Sige po, opo. Senador, makikita sige, po tayo. Sige, Mike, papuntahin mo ako dyan. Opo. Magkaharap tayo. Makikita po tayo, Senador. At magandang umaga. Ay, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Mike, at magandang umaga. Magandang umaga po. Si Senator Elect Bato, dalawa na.